makilala kita. Yan ang mga nararamdaman ko nung nalaman ko. Yan ang mga ekspresyong iniwan mo para alalahanin ko. Hindi ko alam kung paano ko nakaya at kung gaano pa rin kasapit, pero binabalikan ko pa rin ang storya natin kahit tapos na. At eto na, ikukwento ko ulit. Alam na ka like. Una, like. Nagsimula ang lahat sa simpleng pag-like. Like kita, like mo ako, nag-likean tayong dalawa. Ang saya, diba? Sa di inaasahang pag-aminan nating dalawa, akala ko totoo. Saksi ang daigdig ng social media sa pagbugustuhan nating dalawa. Sa'yo ko unang narinig ang mga katagang mahal kita. Habang-habang ang kamay ko at nakatingin sa mga mata ko. At sabi mo pa nga, ang ganda-ganda ko. Ako naman nung sita nga, naniwala sa'yo. Sa'yo ko rin narinig ang mga pangako. Pero napakulit. Mga pangako na narinig ko, pero sa fairy tale lang pala nangyayari. Pangalawa, ang love. Pumasok na tayo sa estado ng pagmamahalan kung saan wala tayong pakialam sa iba. Kung saan tayo lang at ako, ikaw, tayo lang talaga. Ang sentro ng mundo. Hindi makita. Pero nung nakaraang gabi, habang nag-scroll down ako sa newsfeed ko, nakita ko. Ang laki ang mga mata ko. Umiliit ang ibok ng puso ko. Gaya ngayon. Kaya kawawa yung best friend ko dahil nasuntok ko. Ano to? Naguguluhan ako. Pangatlo. Haha. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiinis sa'yo. Bakit ginawa mo yun? Bakit siya pa? Bakit mo pinusuan? Akala ko ba akin ka lang? Pero bakit mo nga pinusuan? Mahal. Ano na? Akala ko ako. Mahal mo ay ako. Pinusuan lang naman eh. Bakit mo kasi siya pa? Madami namang iba dyan. Kaya isa, dalawa, tatlo, eto ka. Pang-apat, nagulat ako. As in, wow. Wow. Anong misteryo ba ito? Hindi siya namang ha, pero nasurpresa ako. Pero mas nasurpresa ako nang aking tingnan ang comment section. At doon ko mas nalaman, hindi pala talaga ako ang gusto mo. Hindi pala talaga ako ang mahal mo. Hindi pala talaga ako ang dapat na kasama mo. Hindi pala ako ang hanap mo. Hindi ako. Hindi kasi ako lalaki. Babae kasi ako. Hindi ako ang kuya ko. Ano ba? Alam ako nyo yung araw na sinabi sa akin ng kuya kong warga na iba na lang. Huwag na lang ikaw. Hindi ko pinansin ang mga sinapit niyang panghusga. Nasabi niya, babaero ka raw. Kaya pala, hindi ako naniwala sa sinabi niyang babaero ka kasi nga, lalakero ka. Panglima, sad. Hindi niyo alam kung gano'ng kasakit to. Hindi ko rin alam kung hanggang kailan. Hindi ko rin alam kung kailan nabuo ang relasyon niyong dalawa habang nasa likuran ko kayo. Hindi ko alam kung kailan mo hawak ang kamay ko habang hawak mo rin ang kamay niya. Bakit kasi si Kuya Anton pa? Hindi ko alam kung kaya ko bang makita kayong dalawa dahil walang masasakit to. Yung para akong sinasaksak ng paulit-ulit. Nasa dami na pwede mong mahalin, bakit si kuya ka? Ba't hindi na lang si ate? Baka mas matanggap ko pa, kasi babae siya, gaya ko. Pang-anim. Oo, anim. Animal ka, pasneya, walang hiya ka. Bakla ka pala.
Kaya pala nung sinabi mo ang ganda-ganda ko, pakiramdam ko may mali. Kasi yun pala, gusto mo, ako na lang ikaw. Pang-anim. Ito ay hindi liit na ating pinagdikit habang binibigay ang mga pangakong tayo, pero ang tayo ay biglang nawala at naging kayo. Wala na tayo. Wala na dahil hindi ako si Kuya. Galit. Galit dahil sinusukat mo pala ang bra ko pag wala ako. Galit ako sa'yo dahil paborito mo rin pala ang hotdog kaya nag-aaway tayo nun. Galit na kapag may gwapong dumaan at tinignan ko, akala ko nagsiselos kayo pala tayo po rin. Nagsiselos ako sa kuya ko pero wala akong magawa. Galit ka sa tuwing nagpapalda ako kasi naiirita ka pala. Gusto mo ikaw din. Pero kahit ganyan ka, mahal kita. At kahit ganyan ka, minahal kita. At umaasa akong tutuwid ka pa, kuha ka. Thank you.